Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang umaga po sa lahat mga bossing. Meron naman po tayong video tutorial about sa iPhone X na no power. Hindi po siya nag-on. Actually, back job po ito, no? Ginawa po nitong nakaraang linggo. Binalik kasi no power ulit. Ang history po dati ng unit, shorter damage, ano? Hindi nag-on. So, nung nagawa na, dito banda sa upper board yung na-trace natin na kung saan nagka-problema, ano? So, nung na-trace na natin yung saan nagka-problema, ayun, nagbuhay na ang unit. Yun ang mayari. Mga ilang linggo, bumalik po. So, ito po tayo. Subukan po natin i-fix, no? O i-trace ulit. Mag-diagnose muna tayo kung saan tayo magsisimula o saan, anong ginagawa. O anong pinakaunang gagawin natin. So, ito, nakabiyak na po siya. Biniyak na po dahil muna bago tayo mag-ano. Tsaka nilinis ko na muna yung mga ano. Simula po tayo sa checking kung saan ba talaga nagkakaproblema. Ano? So dito po tayo. Unang gagawin, kailangan po natin ito. Ay, sakit. Okay. Kakabit po natin siya sa piso nang magkaalaman kung status ng unit. Okay. Ayun po, nakakabit na. Oh, shorter po. Ayan. Oh. So may leak po ang unit, ano? Shorted po siya uli. Okay. Kakalasin po natin dito. Ito po ikakabit natin, ito lang. Wala. Sa PSU. Ayan na po. On. Ayan po. So, ibig sabihin po, nasa ito, okay, no? Working po. So, nung ginawa po natin nung una, ang troubleshoot natin nandito. So, ngayon, nalaman po natin na kung saan nagkakaproblema. So, ito, working po ngayon. So, para hindi po bumalik yung dating problema at tinutroubleshoot nito o na ginawa natin ito nung una. So, andito po sa lower board yung problema. Okay. Andito po. Kasi kung ito lang, hindi siya nag-short. Kapag ikakabit ito, nag-short siya. So, ganun po ka-importante po ito, mga bossing na. Okay. So since alam na po natin ngayon saan tayo magpo-focus, unang ginawa niya ito nung una, hindi magpower, nandito ang short, nagawa ilang isang linggo, bumalik, namatay uli. So sa base sa ating measure ngayon, nandito ang po ang problema.
So, wala tayong ibang gagawin kundi mag-focus lang po tayo dito. Dito natin hahanapin yung kung saan dito ang nagsushirt. Okay? Gamit po tayo sa tester, diode board po tayo. So, hindi natin gagalawin ng upper board ano. So, bago ang lahat, bakit siya nag-iisang tinatawag na RF board? RF board, ang ibig sabihin, siguro sa kadahilanan, nandito lahat ng RFIC o mga parts na RF. Ano? Anong ibig sabihin ng RF? Radio frequency. Ano? So, signal. Lahat ng parts, parte ng signal, andito po. So, alamin natin kung saan dito nagkakaproblema. Diode mode po tayo. So 00 po itong kapasitor na to. Ayan, 00 po siya. 00 00. May short po na kaagad na nakita natin na kung saan siya nagsushort. Alamin natin dito sa JXW. Parang mapait. Mapait pagal. So alamin po natin mga boss kung saan nagkakaproblema. Dito po sa natin sa tignan po natin sa GXW kung saan bandi parte nagkakaproblema ano. Okay. iPhone X tayo, Qualcomm EV. Dito tayo sa RF board. Ito po yung nagka-problema. Ito no. Ito po yung shorted. Ayan. Okay. So BDD main po siya. Nakalagay po dito PP slash BDD slash main. BDD main po nagkaka-problema. Ano? So dito po tayo sa RF, ano? RF lang tayo na hahanapin natin dito sa RF kung saan nagkaka-problema dito sa RF. RF board o lower board, okay? Okay. So bago ang lahat, lilinisan muna natin mga boss. Ito po ang ginagawa ko ngayon. Okay. Under ang electric pan. Lalagyan po natin yan ng usok. Ano? Tatakpan natin ng usok. Kung magtatakpan niyo yung usok, hindi po lahat yung mga circuit lang na bilong sa BDD, yung mga parts na kung saan ang bilong makikita po natin dito sa JXW no? Hindi
hindi po lahat. Yung mga parts lang na na dinaanan ng BDDMin na circuit. Patay muna natin yung electric pan kasi lumilipad yung usok. Okay. Sampai bedi dimin. Wifi bedi dimin. Kita natin dito sa diagram, ito po yung connected na sa BDDMin. Ito, dito na parts sa may wifi. So paano natin anin yan, i-inject? So kung mag-i-inject tayo dito po na side, ito, itong BDD na to dito sa labas, doon ka mag-i-inject para malaman natin kung ano, sino, asan banda dyan na part ang natutunaw, na unang natutunaw. Ano? Kasi yan lang ang BDDMin sa RF board. Ito yung RF. Ito yung lower board. So alamin natin kung saan ditong parts na ano. So ang ginagamit ko po mga boss, battery. Bakit battery? Ang battery kasi, hindi niya papuputukin yung ano, kundi natutunaw lang. Yung natatakpan ng usok, natutunaw lang siya. Hindi niya papuputukin. Ano? Okay. Kaya mas magandang battery kasi natutunaw lang yung parts banda kung saan yung parts na unang na lulusaw, anong pesa yun. Dito tayo mag-inject na part sa labas. Okay, alamin natin mga boss, inject na po tayo. Op. Napansin niyo po kung saan umusok, takpan ko ulit. Paano ba? Ito pala. So, yan po. Inject. Oh, yan po. So, ang kapasitor po nagkakaproblema mga boss, ito. Ang makikita nyo sa camera. Ayan, ito po. So anong gagawin natin dyan? Tatapikin po natin yan. Kalasin po natin. Eh, nabali yung ano ko. Ayan, nakalas na siya. Tester po tayo ulit. Tester tayo ulit sa BDDMin, sa RF board. Ako, umubra ba? Ayan po, may BDDMin na po. So, ibig sabihin, yan lang po ang problema. Ano? So, linisan po natin, itest po natin kung totoo ba talagang gumana na. Okay.
Ganun lang po kadali mga boss. Ah, Captain XR. Ano naman? Ito yung mong booking ko yun. Okay. Ako na ba ito? So, may sakit po tayo. Patungo po natin ng upper board. Ayan. Anong problema dito mo? Lagyan po natin ng LCD mga boss. So, tignan natin kung nag-on na ba? Okay. So, ganun lang po kadali kumuha mga boss, ano? Pag mag-trace tayo, ganun po kasimple mag-troubleshoot. So, don't forget to subscribe my channel, Munting Channel, and paki-share na din po sa mga kaibigan po natin o mga kasamahan natin na teknisyan na gustong matuto. Naalok ko po kayo ulit na maaari po kayong mag-undergo ng o mag-train sa akin in actual or online. Actually marami po akong mga natuturuan na din po through online. Yung iba naman nagagawa po nila, no? Na kung napapansin niyo sa mga post ko, yun. May mga training na po ako. Yun, no? May mga actual din po ako na training. No? So, nag-accept din po ako ng training. So, kung gusto niyo po mag-training, so, yun. I-PM nyo lang po ako. Pwede nyo ako, maaari nyo akong tawagan sa 092666. Ulitin ko, 092666-98781. 092666-98781. Ganun po. Maraming salamat po. Don't forget to subscribe and pakipindot nyo yung notification bell para maging updated kayo sa panibagong mga video ko.